sabi po ng pulubi na kausap namin, meron daw siya nakikitang barko na madalas dito sinasakay mga bata. Nung umpisa, hindi niya pinapansin ito. Pero nung napanood niya sa TV na kinikita pa mga bata at nadala sa isla, sa kanya na pag-isip-isip na baka ito ang mga sindikatong yun. Kaya nagsumbong po siya sa akin. Kaya hinanap niya ang tagbantay. Dahil sa tingin niya, ito ang barko ng mga aswang na nagdadala ng mga bata sa isla. Ang sabi po niya sa akin, madali daw natin makikilala ang barko dahil may tatak itong naparo-paro. Bakit po, Lo? Magandang balita ito, Apo. Tingnan mo nga naman, nung mga nakarang araw, hirap na hirap tayo maghanap ng kahit na katiting na impormasyon. Pero ngayon ito, parang hulog ng langit na dumating ang isang napakagandang impormasyon. Ano pong ibig niya sabihin? Masyadong madali ang impormasyon. Napakadali nga. Oh, okay nga yun, di ba? Kaysa namang mahirapan tayo. Asyong, nasa digmaan tayo. Pag may nag-ahain sa'yo ng napakasarap na pagkain, huwag mo muna kakainin. Amuin mo muna at baka may lason. Nagawa ko na yung pinagagawa ninyo. Sana yung bayad na pinangako ninyo. Kamainip, tumong sa loob. Sige na, pasok na. Di bali na lang ho. Pinawan mo ako sandali lang! Ha? Pinawan niyo ako! Pinawan niyo ako! Pinawan niyo ako! Ano gagawin niyo sa akin? Malaki nga ang posibilidad na patimbong lang ito. Pero no, wala na tayong ibang paraan para iligtas Pasipiko eh. Nauubos na po ang oras natin. Kung patimbong nga ito, walang ibang paraan. Pasukin ang bitag. Maganda kayo! Ihatong darating mamayang gabi ang tagabantay at ang mga kapatiran. Sisiguraduhin natin sa masigabong pagsalubong ay bibigay natin sa mga umuusig sa atin. Hindi sinasagot na kailang tawag ko. Well, I suppose busy siya na patibayan ng security ng isla. Bakit mo ba siya tinatawagan? Gusto ko lang malaman kung ano nangyari kay Pikay. Kung sinunod niya ang biling ko na huwag saktan ng bata at kailangan palayain. Samuel, wala ka pang tiwala kay Kael? Ayokong gumawa sa kaya lang isang bagay na kagagalit ni Juan sa buong lahi ng aswang. Mas mahirapan ako kumbinsi si Juan natanggapin ang kanyang tungkulin bilang isang anak ng dilim. Kung yun ang ikinatatakot mo, hindi ka dapat mabahala. Malinaw kay Kael na hindi niya dapat galawin si Pikoy. Kay Juan ka dapat magalala. Dahil mamayang gabi, mamamatay na siya. Sario, hindi pa nga pala ako nakapagpasalamat sa'yo. Para saan? Sa pagpapaalala mo sa akin. Rosario, kailangan ko yun para magising ulit ako. Dahil alam kong akong inaasahan ng lahat. Hindi mo kailangan magpasalamat, Juan. Ginawa ko yun para kina Pikoy dahil gusto ko silang mailigtas. At ginawa ko rin yun para sa tatay ko. Dahil gusto kong masigurado na tatapusin mo ang laban ito at hindi siya namatay sa wala. Rosario, tatapusin ko itong labang nito. Sabihin mo, di na ako ang siyang nilalaman. Juan, huwag kang mag-alala. Hindi ako magsasawang paalalahanan ka. Salamat. Alam ko ayaw mo nang pag-usapan natin si Juan.
Pero masaya ako, Rosario. Dahil nakikita ko na kahit paano nagkakaayos na kayo. Mira, wala na bago sa amin ni Juan. Kung gaano ako greet sa kanya noon, ganun pa rin hanggang ngayon. Pero nung isang gabi, pinigilan mo siya gawin ng isang bagay na pwede nang ikapahamak. Kagaya ng sinabi ko, ginawa ko yun para sa mga bata. Para kay Pico, para sa tatay ko. Pero alam mo, hindi lang yun, Rosario. Alam mo, ginawa mo yun dahil may malasakit ka pa rin para dahil sa tagabantay. Dahil siya ang tagabantay. Dahil mahal mo pa rin siya, Rosario. Tama ka. Hindi ko gustong usapan na ito, Mira. Alam mo, nung gabi na napatay si Mang Pepe, alam mo na hindi yun sinasadya ni Juan. Ginawa lang niya ang tungkulin niya bilang tagabantay. Bakit pa hindi mo siya magawang mapatawad? Bakit pa natin ito pinag-uusapan? Diba ang sabi ko, kung may pagtingin ka kay Juan, hindi ako makikialam. Ginagawa ko lang ito, Rosario, dahil kaibigan ko kayong dalawa. Dahil ayaw ko kayong dalawang nasasaktan. At Rosario, mahalin niyo man o magalit man kayo sa isa't isa. Lagi kayong may isa't isa. Wala na makakapasok pa.